Magandang araw, Pilipinas. Nandito tayo ngayon live sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. At kasalukuyan nga ay sinasagawa itong press conference upang ibigay itong mga detalye tungkol dito sa binabantayan nating Bagyong Goryeo. Ito nga'y huling namataan sa layong 615 kilometers silangan ng Tuguegarao City sa Cagayan. Napanatili nito ang taglay na lakas ng hangin na abot ng 85 kilometers per hour at pabugsog papalo naman ng 105 kilometers per hour. Ayon din sa Pag-asa, ang pagkilos mo nito ay pan-north-northwest sa bilis naman na 9 kilometers per hour. So, compare nito mga nakalipas na oras ay lalo pa itong pumagal. Sa ngayon, maliit pa rin ang tsansa na ito ay tumama sa lupa o mag-landfall, pero patuloy po nitong pinalalakas itong hanging habagat o yung southwest monsoon na siyang magpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa, lalong-lalo na sa Luzon at ganun din sa kanlurang bahagi ng Visayas. Kanina nga, ayan, nabanggit sa atin ni Pag-asa Administrator Vicente Malano na yung hangin at ulan na nararanasan natin mula pa kagabi, ay hindi po ito direktang epekto nitong Bagyong Goryeo, kundi ito ay indirect effect dahil pinalalakas nga nito yung hanging habagat. Ito po yung nagdadala ng malalakas sa pag-ulan at halos tuloy-tuloy nga yan dito sa Metro Manila, ganun din sa ilang bahagi pa ng Luzon at ganun din ang Visayas. Ayon naman kay Mr. Rene Paciente din dito sa Pag-asa, ay posibleng magpatuloy yung mga malalakas sa pag-ulang mararanasan natin mamayang gabi hanggang bukas po yan, araw ng Biyernes, lalo na sa Western Luzon. Ganun din, inaasahan naman natin pagsapit ng Sabado, magpapatuloy din itong mga pag-ulan, lalong-lalo na sa Zambales, Bataan, at pati na rin sa Metro Manila. Pagsapit naman ng Linggo, unti-unti ng kukunti ang mga pag-ulan, pero asahan pa rin po natin magdudulot yung habagat ng mga pag-ulan at ganun din mga pagkilat, pagkulog. So wag po tayong makampante at doble ingat pa rin tayo dahil nga patuloy ang pagbabantay natin dito sa bagyo na nagpapalakas dito sa hanging habagat. Ito nga ibinahagi naman sa atin kanina ni Richard Orendain. Siya po ay from Hydro Division, ano, dito po yan sa Pag-asa. Ayon po sa kanya, sa ngayon wala namang problema sa iba pang mga dams maliban na nga dito sa Ipo Dam kung saan umabot na kahapon sa spilling level. At ito naman mga lugar na nasa ilalim ng flooding advisory ng Pag-asa sa Region 3, kabilang dito ang Zambales, Bataan at ganun din ang Aurora. Kabilang din dyan ang Ilocos, ganun din ang Cordillera, Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas. Patuloy rin po ang pagtaas ng level ng tubig sa Marikina River dahil nga halos tuloy-tuloy pa rin ang buhos ng mga pag-ulan at malapit na po ito sa alert level. So patuloy po nating babantayan ang mga pagbabago sa lagay ng ating panahon at ganun din sa status ng dams at ganun din ng mga ilog dito yan sa Metro Manila. Yan ang latest mula dito sa Pag-asa. Ito ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si Amor La Rosa. Mag-ingat po kayo.